Alright, welcome back to another video. This is a series of videos na sinasagot ko yung tanong na okay pa bang bilhin ang 400NK ngayong 2022. Yung version 3 na 248, sarado natin sa 250,000 pesos. Now, na-discuss ko na yung ibang mga parts, overall ergonomics, riding position, yung engine, power, usable power. Tingnan nyo na lang yung mga naunang videos. Medyo nahihilo na ako sa ginagawa ko. So, but now, in this video, let's focus on suspension. Okay, dahil dito sa suspension, dito ako may pinakamalaking banat dito sa motor na to. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa naibigay yung masayang kombinasyon. Okay, let's dive into it. So, terms muna tayo. Basic specs muna tayo. 41 millimeters yan yung taba ng forks. At itong fork na to ay standard fork. Ibig sabihin ng standard fork is right side up. Okay? Ngayon, ang counterpart niyan, yung kabila niyan, is yung upside down forks, which means nandito yung fork tube at nandito sa baba yung stanchion. Itong standard forks, ito yung fork tube, ito yung stanchion. Okay? Alright. So, terms lang yan. Now, 41 unbranded, siguro to in-house, wala siyang adjustability whatsoever. Walang preload, walang damping, walang compression, walang rebound, kahit saan. Okay? Ang fork combination na to, yan yung mga mahilig sa maintenance. So, this is the captive fork kasi nandito, dito nakascrew yung front axle, yung rose cast ng front axle, kaya wala siya ditong pinch bolts. Okay? Nandito yung pinch bolt niya. This is the free fork kasi dito nakasuot yung front axle, tapos meron siyang pinch bolt. Okay? Alright? Okay, that's the front. Ganun lang siya kasimple. The rear suspension, yung shock. Okay? So we have ito malamang in-house din lang to ng CF Moto kasi wala rin siyang brand. Yung sa 650NK, sabi it's KYB daw. So this one wala naka-indicate. Now we have preload adjusters dito sa top part ng shock, and then we have, according to them, is a rebound adjuster dito sa lower part ng shock. But in my experience, naapektuhan din ito ang compression damping. So this is not just rebound damping, this is compression damping. So ang tawag ko dito is damping adjuster. Okay. Here's the thing. Nung pagdating ko na lang ulit. Nung ako ay mabigat pa, ang riding weight ko noon, my total weight plus my gear is 93 kilograms. Nung ako ay mabigat pa, nung panahon na yon, ang pakiramdam ko sa motor na to is nasa borderline na ng parang may pagka-mushy. So dahil siguro mabigat ako. It's still stiff, on the stiff side, pero ramdam ko na parang mas gusto ko siyang gawing stiffer. Okay. Again, this is me based on my experience, based on my riding style. Nung ako naman ay nagbawas na ng timbang, at ako ngayon ay, ang pinakamababa ako is 74 kilograms. That's me plus my gear, so 67 plus 7. Ramdam ko naman siya ay parang nasa stiffer side talaga. Na parang gusto ko siyang palambutin. Okay. Nung ngayon naman, as of today, ang riding weight ko is 77 kilograms kasi ako'y napapakain dahil Pasko, panahon ng Kapaskuhan. So, bumalik ang timbang ko sa 70 kilograms plus 7 yung aking riding gear. So, bumikit ng konti. At ngayon, ramdam ko na medyo nasa stiffer side pa rin ang laro ng suspension ng motor ko. Okay. Here's my complaint. Wait. Sabihin mo natin yung kanyang kagandahan, okay? From the factory,
Actually, depende yan sa riding weight nyo. Kaya kung ginawang example yung sarili ko kanina. So, from the factory, depende sa timbang ninyo, you might feel na okay na ang front suspension. Kasi walang adjustability, wala kang pagpipilian eh. Wala kang magagawa, wala kang choice. Yan na yun. Ngayon, kung ikaw ay nasa tamang timbang para dyan sa fork na yan, mararamdaman mo na, oy, okay ang front, okay ang forks. Yun ay kung nandun ka sa tamang range ng weight na kung saan nakatono yung forks na yan. Ngayon, kung sa shock naman, medyo may kaunti kang option kasi pwede mong i-adjust yung preload. Yan, di ba? Ngayon, kung ikaw ay magaan-gaan, sobrang gaan, pwede mong bawasan yung preload para mapalambot, para maitono ng konti. Kung ikaw naman ay mabigat-bigat, or kung palagi kang may angkas, kung sino man yung inaangkas mo, or palagi kang may dalang gamit, then pwede mong dagdagan ng preload para i-accommodate yung additional weight. Pati yung laro ng suspension, yung sa damping, di ba, magagawa mo. Ang problema, ito. Kung hahanapin mo yung balance ng motor, natutunan ko to kay Dave Moss. Si Dave Moss is the number one suspension, motorcycle suspension tuner in the world, at kausap ko na siya for the last 3 years. Madami ako natutunan sa kanya. Kung ang hahanapin mo is yung balance ng motor, at hindi adjustable yung isa sa kanila, kalimitan is yung forks, mapipilitan ka ngayon na ihabol yung setup ng rear para tumugma dun sa front, dun sa forks, para maging balance ngayon ang damping at saka ang suspension travel. So, maiiwan ka, katulad in my case ngayon, na ito na siguro yung i-maintain ko na weight. 70 kilograms plus 7 kilograms yung gear ko. Ito na yung setup ko ngayon, which is, ramdam ko pa rin na it's on the stiffer side. Kung meron lang sanang adjustability yung forks, kahit man lang sana preload adjuster dito, pwede kong malaro yung forks para maihabol ko ng kaunti yung kanyang compliance, yung kanyang spring rate, spring stiffness, para naman kahit papaano, mas maitotono ko yung suspension ng may kaunti pang comfort. Ngayon, kung ako sa halimbawa is yung talagang super sexy na 40 kilograms lang or 50 kilograms lang, ay talagang matitigasan ako dito sa suspension ng 400NK. Kasi wala kang magagawa, ay matigas talaga yung fork kapag masyado kang magaan. Ngayon, kung ako naman ay dambuhala, katulad ng isa kong kapatid. Yung kapatid ko kasi medyo may kabigatan yun eh. Para sa kanya, malamang malambutan siya sa suspension nito. Kasi overwhelmed nung kanyang weight. So, ganun kahalaga sa akin, yung sana man lang. Diba? I'm willing to pay more money kung meron man lang sanang adjustability yung front para kahit pa paano, diba? Kahit pa paano, mailagay ko sa yung magandang balance yung motor. Hindi yung naiiwan ako sa option na ihahabol ko yung hulihan sa unahan, eh yung unahan masyadong stiff para sa timbang ko. So, yung overall, yung motor, stiffer for my weight. Ang isa pa, this damping adjuster, sabi nila rebound daw, pero naapektuhan din ang compression. So, ngayon, what I'm getting is, kapag pinabagal ko ang rebound, tumitigas naman ang compression. Pag ginawa kong comfortable ang compression, pinalambutan ko ang compression, bumibilis naman ang rebound, which is bad. So kung ako ang tatanungin, mas priority ko ang rebound. At yun din ang sabi sa akin ni Dave Moss, mas priority ang rebound. So ito, nilagay ko sa slowest rebound kasi yun ang kailangan ko for the grip ng likuran, for the plane na kailangan ko for my riding style. At pinagsasagaan ko na lang yung matigas na compression. So, ang point ko dito sa isineshare ko ngayon sa inyo is, ganun kahalaga ang merong adjustability yung shock at saka yung forks. Tingnan natin uli
in the next video kung ano pa yung mapapag-usapan natin tungkol naman sa J-Hoan Breaks. I'll see you on the next one.